Hello guys, dito sa tutorial na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng file screen sa Windows Server 2016. So, ano nga ba yung file screen? Ito yung capability ng Windows Server para salain yung mga files na gusto nyo i-allow or i-reject sa organization nyo. So, malaking tulong to sa mga systems admin para makontrol nyo yung mga files na pwede lang nila i-allow sa respective folder nila. So, ano nga ba yung prerequisite para makapag-setup ka ng file screen? So, una, syempre, kailangan mo i-install yung File Server Resource Manager. So, pakita ko lang sa inyo. So, dito nyo siya makikita under siya ng File and Storage Services. So, ito siya. Bali, in-install ko na kanina para hindi masyado tumagal yung video kasi straightforward lang naman siya. Then, yung isa pang prerequisite, syempre, kailangan mo ng folder kung saan siya magte-take effect. So, ito yung ginawa kong folder, yung file screen. Then, gumawa ako ng dalawang klase ng document. Yung una is bitmap. So, itong bitmap na to, ito yung mga i-exclude natin or i-include natin dito sa tutorial na to. Bali, pag in-add ko to or pinasok ko siya dito sa file screen mamaya, magkakaroon siya ng error. Then, ito naman yung i-exclude natin. So, meaning, hindi siya affected sa policy na isi-setup natin. So, pakita ko lang sa inyo. Papasok ko tong dalawang file na to dito sa file screen folder natin. So, nakita nyo, walang naging error. So, ngayon, gagawa natin siya ng file screen policy. So, para magawa nyo yun, punta kayo dito sa Tools. Then, piliin nyo to yung File Server Resource Manager. Then, dito sa File Server Resource Manager, double-click nyo to yung File Screening Management. Then, etong File Groups, double-click nyo din. Then, dito sa File Groups, dito tayo magsiset kung ano yung i-include natin saka i-exclude natin. So, right-click ulit, then piliin nyo to, Create File Group. Then, dito ilalagay nyo kung anong pangalan para mas madali nyo siya makikita kung ano ba yung sinetup nyo. Bali, customize kasi ito eh. Ito yung mga predefined niya. So, ang files na i-include natin, ibig sabihin, magte-take effect pag nilagay natin yung file path or yung file format niya. So, since bitmap yung isi-set natin na magkakaroon siya ng error once na pinasok nyo dun sa file screen folder, ito yung nilagay ko na files to include. So, add natin. Then, files to exclude, ito yung .txt. Then, add natin. So, pakita ko lang sa inyo yung file format niya nitong .bmp. So, ito siya, .bmp. Then, ito naman yung .txt. So, ayan siya. Bali, pag in-add ko to mamaya, itong .bmp na to na file, magkakaroon siya ng error. Then, ito naman .txt, wala. Kumbaga, mapapasok siya ng walang issue. So, okay na natin. So, ngayon, makikita nyo na yung sinetup natin na file group. So, ito yung naka-include, then ito yung naka-exclude. So, now, punta na tayo dito sa file screen. Then, create tayo ng file screen natin. So, right-click nyo siya, then piliin nyo to yung create file screen. Then, pwede rin dito. So, ngayon,
Browse natin kung saan folder siya magte-take effect. So, piliin natin to yung file screen folder. Then, piliin natin itong second option, define custom file screen properties. Then, click natin yung custom properties. So, ito siya. Then, dito may dalawa siyang klase ng file screening type. So, una is active, then second is passive. So, once na pinili nyo itong active, magkakaroon siya ng error message pag pinasok nyo yung file na naka-include sa file screening or yung file group na sinet up natin kanina. Then, ito namang passive, magkakaroon lang siya ng log sa event viewer. So, ang pipiliin natin ngayon is itong active para makita nyo yung actual error message. Kasi pag itong passive, magkakaroon siya ng log pero makakapasok pa rin. So, kaya ito yung pipiliin natin, yung active. Then, dito, hanapin natin yung ginawa nating file group. So, ito siya, yung test. Then, once na okay na kayo sa sinetup nyo, piliin nyo na itong okay. Then, create natin. Tapos, syempre, lalagyan nyo ng template name. Tapos, once na okay na kayo, click nyo to yung OK. Oops. So, may pangalan na siya. Gawin na lang natin test 1. So, ito na siya. Yung file screen na sinet natin. So, ito yung screening type niya, active. Then, ito yung file group na sinet natin para sa file screen na to. Then, ito yung template. So, kung gusto nyo makita yung actual step-by-step procedure na to, nandun din siya sa ebook na binibenta ko. So, ngayon, test na natin. So, una, ang papasok natin itong .txt. Ibig sabihin, papasok siya ng walang error. So, nakita nyo, nakapasok. Then, ito naman yung next. Kailangan mag-error to. Once na hindi siya nag-error, ibig sabihin, hindi nag-take effect or may problem sa sinet nating file screen. So, kailangan pag pinasok natin siya, meron lalabas na error. Saka hindi siya tatanggapin. So, nakita nyo, nagkaroon siya ng error. Ibig sabihin, successful yung pag-set natin ng file screen. Ang sabi niya is, you need permission to perform this action. So, kahit ulit-ulitin nyo na i-click tong try again, ganun pa rin yung error niya. So, ito lang muna guys sa ngayon. I hope may bago kayong natutunan sa tutorial natin.